idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilipot. Awa mo'y iulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang arin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan sapagkat ito'y utos na dapat gampanan. Poon, ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan itong Jerusalem, sikaping ang Poon, yao'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangay umunlad kan lubos. Masaya tayo sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin ko siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At gagawin niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig
Tandaan ninyo, marami ang darating, langan at kanluran, at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Bakit namangha si Jesus sa kapitang Romano na nakiusap sa kanya? Simple lang po. Dahil kinilala ng kapitang Romano na hindi siya karapat-dapat. Sa panahon ho ngayon, lagi natin sinasabing, deserve ko to. Na minsan, nagkakaroon tayo kahit sa ating pagtingin sa Diyos ng spiritual entitlement. Lord, ito gusto ko, deserve ko to, sagutin mo ito. Bigay mo sa akin to, Lord. At pag hindi binigay ni Lord sa atin agad, nagtatampo tayo kay Lord. Ang Kapitang Romano ay nagpakita ng kababaang loob. Kaya ang taong marunong magpakumbaba, lumalago sa pananampalataya. Ang taong entitled, lumalago sa kayabangan. Na kahit sa harapan ng Diyos, nagiging mayabang din siya. At gusto niya, Lord, sundin mo ako. Lord, gawin mo to. Pero ang tao magpagpakumbaba at lumalago sa pagpapakumbaba, marunong makiusap, marunong magtiwala sa Diyos na pinakikiusapan niya. Kaya magandang paalala sa atin at hamon sa atin bilang Kristiyano na sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Adbyento, ay naghahanda tayo, hinahanda natin ang ating puso, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Pero habang naghihintay at naghahanda, kailangan din ang paghahanda natin, hindi lang pisikal na paghahanda, kundi mas malalim na paghanda ng puso natin para tanggapin si Jesus. There is no place for God in a proud heart. Pero sa tao marunong, ang Diyos sa kanyang kinakapitan, ang Diyos ang kanyang sinasaligan. Magandang matuto sa ating ebanghelyo, lalo na sa kwento ng Kapitang Romano, at sana po tayo mga Kristiyano din ay ma-inspire sa halimbawa ng pagpapakumbaba, pagtiwala sa Diyos at hindi nagmamataas. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng may buong puso sa Diyos ang ating Ama na ang pagkakataong ito king bagong simula ng biyaya na magbunga ng pakipakinabang para sa atin. Ang ating itugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Ang Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag
Katulad na ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo. Manalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon, na pinananabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat na nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya kaming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapayatalak, alay ng bayang umasa sa pagdating mo, gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinatigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat. Halo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng... Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, loob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Subo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Galak sa Panginoong di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Kit darating si Jesus na buon natin. Maghanda magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus na taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya, at agad maawa. Palad mo, usong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay
Jesus na poon natin, maghanda, magbantay, at salubungin natin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 7, 2023, Huwebes sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating second Paris-wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Translasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Guard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.